Magsasampung araw na po kung hindi tayo nagkakamali sapagkat nagsimula po yan Sabado. Nakaraang Sabado po, hindi po itong nakalipas na Sabado lamang. Ang pag-implementa po patuloy sa warrant of arrest nitong si Apollo Quiboloy, particular dyan po sa premises ng Kingdom of Jesus Christ na meron pong more or less 30 hectares. Full force po ang ating kapulisan dyan mula po sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Pero ang nangunguna po dyan ay ang Police Regional Office 11 sa pamumuno po ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sa mga nangyari pong mga araw, marami na po ang mga inaresto ng mga miyembro po ng KOJC sapagkat ino-obstruct po nila ang tungkulin ng ating mga kapulisan na ipatupad ang pag-implementa ng warrant of arrest. Pero sa ngayon, wala pa rin pong anumang matibay na katibayan na si Apollo Quiboloy ay nandiyan po sa premises ng Kingdom of Jesus Christ. Pero ayon po sa intelligence ng ating mga kapulisan, ay nandiyan po siya. Kaya patuloy pong sinisikap ng ating mga kapulisan na malocate ang kinaroroonan dyan nitong si Apollo Quiboloy. Pero sa isang pagkakataon na hindi ko mawari kung nagbibiro ba itong si Sara Duterte o meron siyang gustong ipahiwatig sa kanyang sinasabi, sinambit niya ang isang mangkataga at ito po yon, nasa langit daw po si Apollo Quiboloy. Pero before that, nanood po ako sa vlog nito pong si Kuya Manny kanina. At doon nga po tayo kumuha ng idea para po talakayin ang issue po na ito. Ito pong si Apollo Quiboloy kasi ay nasa heaven na, nasa langit na ayon po kay Sara Duterte. Pabiro man yan o hindi, pero marami po tayong pwedeng ipagkahulugan dyan sa kanyang mga sinabi. Ngunit balikan po natin ang nagpapakilalang anak po ng Diyos. Ito po yung kanyang naging pahayag sa isang sermon niya sa kanyang mga supporters at naniniwala na siya po ay anak po ng Diyos. Pakinggan at panoorin po natin ito. The Father Jesus Christ there? No, he already has a house, me. I'll ask you the same. You'll face me. The same face. Ang Ama nasa loob ko, ako ang kanyang mukha. Pag pinakinggan mo ang anak, pinakinggan mo ang ama. Hindi pa ba kayo natatakot? Oh, may tanong si Kuya Manny. Hindi po ba kayo natatakot? Eh, literal kong sasagutin ang katanungan na yan. Hindi ako natatakot kay Quiboloy. Pero siyempre yung pagtatanong na yan ni Kuya Manny ay para sa mga naniniwala dito kay Apollo Quiboloy, hindi po ba kayo natatakot na sa paniniwala po ninyo na yan, ay maaari pong mapahamak partikular ang inyong mga kaluluwa. Ako po ay hindi relihiyosong tao, pero alam naman po natin na ang tanging daan patungo sa ating amang lumika ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay Kristiyano, dapat yan po ang ating paniniwala. Wala pong ibang daan kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo kung tayo po ay Kristiyano. But anyway, balikan muna natin. Ito pong vlog na ito ni Kuya Manny. Pakinggan po natin siya rito, mga tol. Pastor Apollo Quiboloy, sumalamit na wa? Or in other words, dedo na ba si Apollo Quiboloy? Then ayon po sa latest na balita, sabi ni VP Sara, ang hula niya, nasa langit na daw si Quiboloy. Basahin ko po yung balita. Nasaan si Quiboloy? Hula ni VP Sara, nasa langit. Tila pabirong nagbigay ng hula si Vice President Sara Duterte kung nasaan nga ba ang puganting si Pastor Apollo Quiboloy sa panayam ng mga mamamahayag na inilabas ng news file nitong linggo, September 1, tinanong si Duterte kung nasaan sa tingin niya ang kinaroroonan ni Quiboloy. Ako, one guess kung nasaan si Pastor Quiboloy. Nasa langit, naangiti at tila pabirong sagot ni Duterte habang itinaas ang kanyang mga kamay at nakatingin sa langit. Ayan ah, basahin natin yung particular na balita. Nasaan si Quiboloy? Hula ni VP Sara, nasa langit. Tila pabirong nagbigay ng hula si Vice President Sara Duterte kung nasaan nga ba ang puganting si Pastor Apollo Quiboloy.
Sa panayam ng mga mamamahayag na inilabas ng News 5 nitong linggo, September 1, tinanong si Duterte kung nasaan sa tingin niya ang kinaroroonan ni Quiboloy. Ako, one guess kung nasaan si Pastor Quiboloy, nasa langit, nakangiti at tila pabirong sagot ni Duterte habang itinaas ang kanyang mga kamay at nakatingin sa langit. Alam po ninyo mga tol, kung meron man siguro na nakakaalam kung nasaan si Apollo Quiboloy, ang mga Duterte po ito. Pero it doesn't mean na totoong nasa langit si Apollo Quiboloy. Kasi alam naman natin na kung tayo ay makasalanan, hindi tayo mapupunta sa langit. May mga kasalanan na walang kapatawaran. Pero may mga pagkakataon din naman na kung ikaw ay humingi ng tawad at ikaw ay mapapatawad ng ating Diyos, maaari kang mapunta sa langit. Ngunit huwag natin pag-usapan ang usaping relihiyon dito. Maging literal, kumbaga sa pag-uusap natin yung sinasabing langit. Kasi may mga rumors, ito parang chismis. Marami daw pong mga tibok ng puso ang nakikita doon po sa mga instrumento na ginagamit ng ating kapulisan diyan po sa premises ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi lamang po isang tibok ng puso. Ayu, huwag kang magkamot at baka magkasugat ka na naman. Come here. Si Bochog ko, mga tol. Sandali lang, ha. Magkakamot to, eh. Gagastos na naman tayo ng napakalaki, oh. Si Bochog, eh, oh. Huwag kang magkamot, Bochog. Ha? O, doon na. Doon ka na. Sabing magkamot, eh. O, yan. Kasi pag nangangati yung katawan ng aso, no, at magkamot, nag-susugat. Ngayon, mga tol, balik tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Kung meron mang nakakaalam, ako naniniwala ako mga Duterte. Alam po nila kung nasaan si Quiboloy. Pero sabi nga ni Rodrigo Duterte, hindi niya sasabihin. Doon sa mga instrumento naman na ginagamit ng ating kapulisan sa paghahanap sa kanya, eh meron pong mga nadedetect na tibok ng puso. Hindi lamang isa, kung hindi marami po ito. Eh ang tanong, lima lang naman ang hinahanap ng ating kapulisan ng mga akusado, particular sa kasong sexual abuse of a minor and qualified human trafficking. Yan po ay si Apollo Quiboloy at yung iba pa niyang mga co-accused. Lagpas po sa lima yung sinasabing nadedetect na heartbeat doon po sa ilalim ng lupa. Eh, may mga chismis. Baka may kasama daw po na magandang dilag itong si Apollo Quiboloy. Kaya literal na sa langit itong si Apollo Quiboloy. Biruin mo, nagtatago na sa batas, tapos may kasama pang magandang dilag. Eh, doon nga po siya naakusahan eh. Alam po ninyo, ang pag-aakusa kasi rito kay Apollo Quiboloy, nang molest siya po ito eh, ng bata. Less than 18 years old, bata po yun. Ha? At masaklap na katotohanan po yun para po doon sa nagsasabi na siya po ay naging biktima ng pamumolestya nitong si Apollo Quiboloy sapagkat traumatic experience po yun. At ngayon, kung may kasama ito, kung totoo na may kasama po ito, aba, literal na nasa langit po yan. Pero alam po ninyo mga tol, lahat po ng kasarapan, lahat ng mga kasamaan, meron pong katapusan yan. Ako, naniniwala ako, sooner or later, mahuhuli po itong si Apollo Quiboloy. At huwag tayong maniniwala sa pinalalabas po ng kampo niya na siya po ay isusurrender ng gobyernong ito sa ibang bansa, particular sa Estados Unidos. Hindi po mangyayari yon mga tol, unless yung kanyang nagawang pagkakasala dito sa Pilipinas ay mapagbayaran niya na kung mapapatunayan na siya po ay may sala. Pero ang mahirap, paano natin malalaman kung siya po ay may sala, kung siya mismo ay ayaw pong magpasakop sa batas at patuloy pong nagtatago? Mahirap nga po yung pangangatwiran nitong kanyang abogado na si Attorney Torion eh, na karapatan daw po ni Apollo Quiboloy na hindi sumuko sapagkat may mga legal na remedyo po silang pwedeng gawin. At paano daw kung biglang kumatig sa kanila ang hukuman? Di mababaliwala na raw po lahat ng mga akusasyon na ito laban kay Apollo Quiboloy. Pero taliwas po iyon sa katotohanan at sa sinasabi po ng batas.
Yan po ay hindi legal na opinion ni Top 1 kung hindi napanood po natin kanina din doon sa abogado na pinanood natin. May vlog po siya in particular sa usapin na yan. Sinasabi ni Attorney Rene Bueno na ang karapatan po to appeal is not absolute. At hindi po maganda na ang isang akusado ay nagtatago sa batas at parang pahihintulutan pa ito na magtago. Yun po ay hindi maaaring mangyari. Kaya ngayon, patuloy pong ginagawa ng ating otoridad na hanapin ito pong si Apollo Quiboloy sapagkat kung pakikinggan po ng ating gobyerno ang argumento nitong kampo ni Apollo Quiboloy, quote-unquote, it will undermine the judicial process, sabi nga po nitong si Attorney Rene Bueno. Mapapawalang, parang mababastos ng pangyayari na ito ang sistema na umiiral sa atin. Kasi basic lang naman dapat kapag ka merong akusasyon laban sa'yo, dapat hinaharap mo ito ng buong tapang. Lalong-lalo na kung sa tingin mo, ikaw ay walang kasalanan. Confer natin siya kay Leyla De Lima. Si Leyla De Lima, diba, inakusahan ng 3 paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 3 po yun. Pero lahat po yun hinarap ni Leyla De Lima kasi naniniwala siya na wala siyang kasalanan. Yun po ang tamang dapat gawin doon. Ngayon, sinasabi ni Apollo Quiboloy at ng kanyang kampo na sila'y naniniwala, dapat harapin din nila ng buong tapang. Siya, lalaki siya. Literal na meron po siyang bayag. Dapat patunayan niya sa kanyang sarili na meron po siyang bayag. Yung isa, babae, walang bayag, pero mukhang yun pa ang merong bayag at hinarap ang kanyang kaso. 7 taon na nakulong si Leyla De Lima. Eventually, nalaman ng publiko na wala siyang kasalanan. Ganun lang naman yung mangyayari dyan kay Apollo Quiboloy. Dadaan ka sa proseso ng paglilitis at sa pamamagitan ng mga ebidensya, babalansihin ang ating korte kung ikaw ba ay may kasalanan o wala. Kung wala kang kasalanan, malilinis mo ang iyong pangalan. Pero hindi yan mangyayari hanggat hindi ka nagpapasakop sa batas, Apollo Quiboloy. At kung patuloy ka magtatago, patuloy mo lamang kinukondem ang iyong sarili sa harapan ng publiko. Hindi ka ba nahihiya sa publiko? Ikaw ay nagpapakilalang anak ng Diyos, pero sa simpleng problema pa lamang na ito, kung iyan ay itinuturing mong sarili mo na anak ka ng Diyos, simpleng problema yan Pero siyempre, sa pangkaraniwang tao, mabigat na problema yan. Ikaw nga ay nagpapakilalang anak ng Diyos, kaya dapat simple lang sa iyo yan. Sumuko ka. Harapin mo yung problema na ibinabato sa iyo. Ang ating Panginoong Jesus, again, hindi po ito relihiyon, pero alam naman natin kung ano ang kasaysayan. Hinarap niya ang kanyang mga persecutor to the extent na ang kanyang buhay ay nawala. Pero hindi niya inurungan ng mga ito. Tinanggap niya nga ang kaparusahan na ipinataw sa kanya ng tao noon. O ikaw, Apollo Quiboloy, wala pang parusa Pero ikaw, takot na. May ganyang anak ba ng Diyos, mga tol? Kapag ka anak ka ba ng Diyos, matatakot kang mamatay, di ba? Dapat hindi. Dapat pagka anak ka ng Diyos, hindi ka natatakot mamatay sapagkat alam mo na ikaw ay muling bubuhayin ng iyong ama. Pero ang tanong, kasinungalingan kasi, ang tanong, ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? O hindi Kasinungalingan yung sinasabi mo Apollo Quiboloy Nagtataka lamang kami bakit merong kang nabubole. Saka maisingit ko lang ito mga tol. Ang pakilala nito pong nadadivert yung attention ko dito sa plastic na pupuno na yung tubig Baka biglang masira at bumuhos dito sa kama namin, mababasa yung kutsyon. Anyway, siguro mga ilang minuto pa tatapusin natin itong live streaming natin para maasikaso ko na po itong tumutulo dito sa bahagi ng aming kama. Maisingit ko lang ito. Nagpapakilala sila na sila po ay nasa 7 million plus. Pero nagtataka tayo mga tol. Kung 7 million mahigit ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ,
bakit wala man lang tayong makita kahit 50,000 na participants nito sa mga gatherings na kanilang ginagawa? Diba, napaka-unlikely naman nun. Kaya malinaw dito, mga tol, na parang yung 7 million na pagpapakilala nila sa harapan ng publiko ay gawa-gawa lamang. E ang tanong, saan kaya kumukuha ng kayamanan talaga itong si Apollo Quiboloy? Hindi kaya bukod doon sa alleged na human trafficking, yung pinagbebenta niya, yung mga individual at ang mga kinikita po nito ay ibinibigay sa kanya, nagsasanla ang ilang mga individual na miyembro nila, nagbebenta ng mga ari-arian at binibigay ito sa kanya. Kahit pagsama-samahin siguro natin yun, kulang pa rin eh. Para sa nakita nating yaman ni Apollo Quiboloy. Ito ang naiisip ko dito, mga tol. Baka bahagi ng yaman ni Apollo Quiboloy ay galing talaga sa illegal. At baka bahagi ng yaman ni Apollo Quiboloy ay galing sa politika. Naiisip nyo ba yung naiisip ko, mga tol? Tanong ito, bakit sa dinami-dami ng capable para maging administrador ng Kingdom of Jesus Christ properties? Bakit si Rodrigo Duterte pa ang napili na maging administrador nito? Hindi kaya yung mga pambibintang na ginagawa o aligasyon na ginagawa nitong si dating Senador Antonio Trillanes na ang mga Duterte ay nagkamal ng kayamanan ay itinago dito sa likod ng kayamanan ni Apollo Quiboloy para hindi ma-scrutinize partikular ng gobyerno? Tama kaya yung naiisip ko, mga tol? Yan naman ay naglalaro lamang sa isipan natin at hindi ko po sinasabing totoo yan. Pero naiisip ko, baka bahagi ng kayamanan ni Apollo Quiboloy ay galing sa illegal o galing sa politika. At kung ganon ang mga katotohanan, eh ako nakakasigurado na hindi po ito makakarating sa langit. Kaya hindi tayo sumasang-ayon sa sinasabi ni Sara Duterte na nasa langit itong si Apollo Quiboloy. Baka literal na nagpapakasarap ito sa kandungan ng kanyang mga paborito. Sabi kasi sa akusasyon, pagka ikaw ay makinis, maganda at bata, eh meron kang obligasyon na pasayahin ang appointed son of God. May kasama kaya siya ngayon, mga tol? At anyway, maikli namang na live streaming ito. Diverted ang aking attention dito po sa sitwasyon. Umuulan ng malakas. Muli, maraming salamat sa inyo, mga tol. Mag-iingat po ang lahat. Kasalukuyan po tayong binabayo ng bagyong Enteng. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.